nakaka-inspire ka. Isipin mo yung Gemma Mamisola. Yung Gemma Mamisola, taga Cebu. Factory worker, elementary graduate. Nakatira sa ilalim ng tulay sa Cebu City. Hindi ko na kailangan sa inyo i-describe kung ano yung itsura pag nakatira ka sa ilalim ng tulay. Squatters area, walang matinong liguan, factory ng bata, alam mo yan. Ginawa yung business ng harap. Dami niyang problema, wala silang pera. Walang mautangan kasi lahat may utang. Ang hirap nun, pagbuno ka ng utang, wala namang papautang sa'yo. Ang asawa niya, negative. Yung husband niya, si Juanito. Pero sinipagan ni Gemma. Hindi siya nagpapigil, naniwala siya sa upline niya. To cut the long story short, isa sa mga top distributors namin sa Cebu ngayon, si Gemma Mamisola. Kasama yung mga. Mansyon ng bahay sa Caracas City. Siya ngayon ng BCO sa Caracas. 4 or 5 brand new cars na ang nabibili niya. Ang bahay sa Caracas may swimming pool. Kapag travel na sa Singapore, profit sharing qualifier, nakapunta ng Europe, all expense paid galing sa Caracas. Galing po ako sa pamilyang sobrang napakahirap, kaya napadpad ako sa lapu-lapu. Buti na lang nakapasok ako sa malaking kumpanya, sa Tayuyo din. So nung nakapasok na ako, sobrang tuwa ko na. Kasi akala ko makatulong na ako sa mga magulang ko. Habang tumatagal, mas lalong lumaki yung utang, lalo na nung nag-asawa ako. So doon na nagsimula sobrang kahirapan, kaya nag-squat lang talaga kami doon sa ilalim ng tulay. Yung tubig, balon, timba ng tubig para pangligo, panlaba, doon na ako na nag-alaga sa mga anak ko. Hanggang may nakaanak din kami ng pangatlo, hanggang 4 na. Parang nahirapan ng sobra talaga. Palagi akong mag-pray ni Lord, Lord, bigyan mo ako ng chance, Lord, na sana magbago talaga yung buhay. Kasi awang-awa na ako sa mga anak ko. Kasi yung mga anak ko, habang lumalaki, siyempre lumalaki din ang gastusin. Kaya ayaw ko talaga na hindi sila makapag-aral ng college. Buti na lang sinagot ng Panginoon yung dasal ko. Noong last 2008, pinuntahan ako ni upline floor at saka Ed Andales. Kinig na lang ako, wala namang mawawala pag pakinggan. Pagpunta nila upline sa amin, kita ko yung bag nila na mayroong perdibli nakalagay doon sa zipper. Sabi ko sa sarili ko, totoo kayo yung yumayaman, yung bag niya sirang-sira, may perdibli. Pag sabi niya sa sarili, siniko ko siya, huwag kang maniwala kasi bula-bulahan na yun. So nung pinakita na niya lahat, doon ako na amis sa kitaan. Sabi ko, baka totoo to. Gusto ko talagang kumita. So yung asawa ko, minsan ayaw na niya akong buksan kasi alauna na madaling araw. Sabi niya, saan ka nang galing? So uwian pa ba to ng matinong babae? Muntik na talaga akong nag-quit ng time na yon. Nung munti na akong nag-quit, noon na nag-positive yung asawa ko. Sabi niya, naku, wag, mahiya tayo sa mga kapitbahay natin. So tulungan natin to. So nung nagtulungan na kami, first 2 months, pagdating ng ATM ko, doon na talaga, pag-inquire namin, may 11,000. First time pa na nakakubra kami ng ganun kalaki. Pagtingin ng asawa ko, naku, totoo pala to. Sabi ko, ikaw ka na kumuha. So lumabas yung tag 500. So doon na parang excited na talaga. So 2 years na nakuha ko yung first million, kaya nakabili kami ng first car, Honda Civic. So, kaso lang yung kapitbahay namin nagsabi, nako, yung sasakyan inuna, tapos walang bahay, sa squatter pa rin. Hindi namin pinakinggan yung mga negative. Ginawa ko lang challenge yung lahat ng sinasabi ng mga kapitbahay namin. 2011, nakabili kami ng first house. Doon na, nag-resign na yung asawa ko, nagtulungan na kami. So, 2013, nakabili ng pick-up Mazda BB50 top of the line.
So, bago lang, last March 18, nakabili kami ng Ford Everest 2017 model SUV. Tatlong bisis na nga din ako nakapunta ng Hong Kong. Tatlong bisis na din sa Singapore. So, napakaganda, lahat yun, libre. Tapos, tatlong bisis ko na nakuha yung profit sharing. Last 2015, nakabili kami ng bahay. Ito, worth 6 million na house and lot. Kasi sa sobrang laki, pinagawa namin ng swimming pool. Parang panaginip lang. So, tingnan mo, high school graduate lang. Pero ngayon, ang kinita ay grabe na talaga.